sabi ng aking ama, ang politika ay isa sa mga pinakamaruming larangan sa mundo. Tinanong ko siya kung bakit ganoon ang pananaw niya sa politika. Malalaman mo rin yan sa taktang panahon. Inaasahan kong ako inyong susuportahan sa aking panunungkulan. Labis akong nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa akin. Salamat po. Sa Partidong Liberal, ang kumakandidato bilang senador ay si Gustav de la Nalalapit na po ang halalan. Sinisigurado ko sa inyo. Nasaksihan ko ang isang hindi inaasahang karumal-dumal na pangyayari sa maaga kong edad. Kami ay nagtungo sa Europa upang lumayo sa peligrong lala ng masamang pangyayari. Ako ay nakapagtapos sa Universidad ng Cambridge sa kursong Politikang Pampanitikan. Hanggang sa napagtanto kong kailangan ko nang bumalik. Papayag na ibaon sa limot ang pagkamatay ng aking ama. Hindi ako papayag na wala siyang hustisyang makakamit. Pero Simon! Mama, pagbigyan mo na ang aking hiling. Hayaan mo ako sa ahjub tong aking tatahakin. Minsan na akong nawala ng asawa. Ayoko rin sana mawala ng anak. Congratulations.
emergency po na kayo. Tignan mo nga naman, sa hinaba-haba ng aking nilakbay, eto pa ang naging kabalik. Wala na pong mas mahirap pa dito. Sige po, kaya niyong tulungan ko kayo. Santiago. Hanggang ngayon pala'y namamayagpag ka pa rin. Ang dami mo nang nasasagasa ang tao. Ganyan ka pala kumilos. Pwes, tatalunin kita sa sarili mong laro. Saan po ba kayo natira at ihatid ko na kayo? Ay, huwag na po. Nakakalimutan.
sige yun. Sige na, at baka gabihin pa tayo. Sir Simon, dito na lang po. Ano yung nangyayari? Hindi ko alam. Dapat pinagas na tayo. Kuya! Parang awan ko na ako! Baka dami-dami niya, kuya! 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 Parang awan niya na! Baka dami-dami ang anak ko, kuya! Maaari kayong manatili dito hanggat kailangan nyo. Ako lang naman mag-isa ang nandito. Salamat talaga sir. Sana lahat ng tao katulad nyo, tang ina kasi Santiago. Ang taong yan, dahil dyan naghihirap tayo, punyeta. Oo, oh, tama ka, tangina. Tama, dapat mga kagaya niya magbawasan na dito sa mundo eh. Oo, oh, pinakamatay! Sumusobra na siya, no? Oo! Oh, 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 oh. Hindi ba dapat ang mga politika dapat tumutulong sa may hirap? Oo, oh, yata ngayon ang ulo! Oo, oh, pero parang mas pinapahirapan pa niya tayo, diba? Tama! Mukhang pare-pareho lang tayong naagrabyado ni Santiago dito. Pero ho, ano nangyari? Pinatay niya ang tatay. Huh? Huh? Hindi ba dala ko sa apelyado mo? Tama! Si Gustav Dela Cruz, anak ka niya! Gustav? Hmm? Sino yun? Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Ang araw na nakita ko kung gaano kasama ang isang Tomas Santiago. Putok mo na. Itama mo sa ulo ni Dela Cruz. Si Dela Cruz, papa ko yun ah. Hinding-hindi ako titigil hanggat di ka bumabagsak, Santiago. Babalik ako. Babalikan ka namin. Ano to? Ayoko na, sir. Magre-resign na ako. Ano? Di pwede yun. Sa tingin ko, sir, karapatan ko bilang tao na magdesisyon kung ipagpapatuloy ko pa ito. Kung ganun, aalis ka na. Oh. Napakawalang hiya talaga ng Santiago niya. Biruin mo, ayaw pa ata akong paalisin. Ano nang gagawin mo? Ano nang plano mo ngayon? Ah, basta. Aalis ako sa ayaw at sa gusto niya. Hindi ko na kayang tagalan pa ang mga ginagawa niya, lalo na ah. Sandali, tatawagan kita mamaya. Huh? Lalo na ang! Hello! Hello! Salita ako, ask ka ng bakit. Tigilan mo ako, umalis. Sagutin mo ang tanong ko. Wala ka ng pakialam doon! Wala na akong mag-agawa. Pinakawalan mo siya? Labot tayo kay boss.
Nakatawa mo? Gusto niya akong patayin. Masama niya talaga. Hindi, pwede mo lang akong gawin. Gusto ko siyang bumagsak. Gusto ko siyang mawala. May isang paraan lang para mangyari yan. Ang mga kaaway ni Santiago ay naging kaibigan ko. Sila ang naging alias ko sa labang aking sinubo. Unti-unti ko silang nilipon. Mga taong nawala ng bahay, nawala ng trabaho, at nawala ng buhay dahil sa iisang tao. Pare-pareho ang aming layunin, ang pagbagsaking si Santiago. Magandang umaga mga kapatid. Ikinatutuwa ng aking puso na makita kayong sama-sama dito. Masaya din akong nalaman na nakatulong ako sa inyo at maganda ang naidulot nito. At muli, maraming salamat sa inyo. Pagpalaing kayo ng Diyos. At ang ating huling sponsor ay si Ginoong Simon de Lang. Magandang umaga rin sa inyo. Ako nga pala si Simon de la Cruz. Isa po akong negosyante na nagmula sa Europa, patulad nila Doktora at ni Padre. Masaya rin akong nalaman na ako ay nakakatulong sa aking mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, Doktora, Father, at Ginoong de la Cruz. Ngayon, gusto ko rin ipakilala sa inyo ang ating pangunahing pagtanghal sa araw na ito ay si Senador Joaquin Santiago. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po. Ginararangal ko tumayo sa inyong harapan bilang inyong pangunahing pantangal. Lubos din akong natutuwa na makitang masaya ang aking mga kapatid na Pilipino. Salamat po. Oras na para pagbayaran mo ang mga kasalanan mo, Santiago. Gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa ama ko. Akala ko ba... Akala ko pumayos sa lahat. Sir, sorry po. Hindi ko po talaga makontak si Inday eh. Hindi. Hindi yan maaari. Kailangan... Ba sa amin! Anong ginagawa niyo sa akin? Tara! Kumayos ka na lang! Sir? Sir, ano nangyari sa'yo, sir? Sir? Simon! Gagong Simon! Simon de la Cruz! Pawalan mo ako! Sabi mo na nga ba nung mga kita? Pawalan mo akong hayop ka! Bakit? Pawalan mo ako! Isang una tayo! Ayaw bang malaman yung mga nangyari? Sabihin na lang natin na may tumulong sa akin. Inday! Yeah.
Paano mo nagawa to sa amin? Kala ko ba may panindigan ka? Paano mo to nagawa? Anong gagawin ko kung pati pamilya ko madadamay? Ba't mo kami tinraidor? Paano mo to ginawa sa amin? Mga bobong tao! Ang galing niyong manipulahin. Sa unting salita lang, bigay niyo na agad ang gusto ko. At ikaw naman, Simon. Akala mo ba pinapayaan ko na kayo ng hindi na? O umalis kayo ng bansa? Hindi ko inalis yung mga mata ko sa ito. Tutulad ka rin ng tatay mo. Gusto mo agawin lahat sa akin. Narinig ko nga palang nakabalik ka na ng bansa. Kaya sakto na may umalis ang aking sekretarya. Saan pa ba siya pupunta? Hindi na isang binata. Walang hiya ka, Santiago. Walang alam sa mga sinasabi mo. Huwag ka namang magalit. Hindi ko naman kasalanan. Kung mas matalino ko kaysa sa inyo ng iyong mama. Pinatay mo ang tatay ko! Malaki ng tatay mo. Mahina. 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 Dito, maraming makakita. Ay, lipat mo na siya. Lapit! Tara! Walang hiya ka, Santiago! Ano mo nang hiya? Patagin ko nga ito. Teka, sandali! Huwag niyo siyang pahirapan! Uy! Huwag lumatay ka, Santiago. Ayop ka! Simon! Ganun talaga ang mundo. Ikaw ang mamatayo. Ikaw ang papatayin. Santiago! Wala kang kasing sama! Hindi siya kagaya mong mamamatay tao! Wala kang kasing sama! Wala kang kasing sama! Patay mo na to! Hindi! Masyado siyang maingay! Huwag kang mag-alala, Simon. Pinapapatay ko na rin ang iba mong kasamaan. Wala kang konsensya! Mabulok ka sana sa impyerno! Demonyo ka! Mahimik ka! Simon, huwag kang mag-alala. Alam ba kung bakit? Kasi ikaw nang susunod. Sayang, Simon, at bumalik ka pa. Sana'y nanahimik ka na lang at nabuhay ng mapayapa. E di sana'y hindi nagkakaganyan. Pero hindi mo ginawa! Kaya pasensya na. Kung kailangan ko ata ulitin ang kasaysayan. Iligpit na siya! Ngayong araw na to ay malalaman na natin ang buong katotohanan sa pagpatay kay Gustav de la Cruz at sa anak niyang si Simon de la Cruz. Maraming salamat. Matagal na akong kinokonsensya. Ang mastermind sa pagpatay ni De La Cruz ay ang inaakala niyong mapait at matulungin ay si Joaquin Santiago. Ako ay aamin dahil sobra na ito. Kailangan na pagbayaran ni Joaquin Santiago ang lahat.